dito sa tagong paraiso, mahanap mo ang mabubuting tao. Ating tuklasin ang kwento ng ating katutubong Aida dito sa paraiso ng Sitio Haduan. Patungo sa community ng mga katutubong Aida. Kanina po galing po tayo sa Hanging Bridge. At ngayon naman po eh. Good morning po. Ingat po. Thank you. Dito. Pupunta na po tayo. Tara po, samahan niyo ako at ang aming team. Magtitinda sa Fairgold. Titinda po. Bababa niyan po kayo. Bababa. Kasi ayan po yung mga ibebenta. Opo. Isa kayong kamit. Ah, sige. Yan lang nga nabuhay namin dito sa mga. Ba't galing tutor guide din kami. Tsaka nagbibenta. Kanya po ano yan? Galing po yung ano mga. Ito galing sa bundok ito. Ginagawa namin yan. Ginagawa namin. Yung malalaki naman ganito. Nagagaya nito yung quintas niya. 50. Parang rosaryo. Kayo lang po yung gumagawa. Parang rosaryo rin. Yan. Yan talaga nga nabuhay namin dito sa bundok. Siyempre kung wala kang ano, ito lang talaga. Kailan niyo po ginagawa yung mga yun? Ito, matagal din. Meron po ano, ngayon na gumagawa dalawang araw pa. Bago matapos. Teta, ayan. Yan. Tapos ito, itong ganito namin, ito naman, binibili din namin ito. Meron sarili na may ano, magdadala sa amin. Yung ano, dito ting ano ang kilo nito 120 na. Mm. Nagbali namin. Nagbali po. Oo. Tapos ito binibili namin sa bayan. Tapos ito mga beads na ganito binibili din namin ito. Ang ginagawa namin, siyempre meron kaming yung apo kong alaga ko, high school na sila, para kung makabenta naman kami, mayroon silang allowance. Pag-allowance nila. Saan po sila nag-aaral yun? Hindi, elementary lang dito. Yung mga high school, sa baba na. Sa 30 years. Malayo po? Malayo. Mga ilang oras po silang naglalakad para mayigit na 2 hour yan. Dalawang oras. Bababa sila ng 4:30 morning. Opo. Bago sila makarating doon. Alas 8 siguro. Hindi. Ano na, 6:30. Maglalakad lang kasi.
Paano po kayo nagbebenta nun kapag umuulan? Opo. Siyempre, konting tiyaga rin. Pag nag-ani kami, kahit umuulan, binababa namin sa pure gold, tinitinda namin. Kahit bumaulan yun? Kahit na maulan, dahil kasi, siyempre, pag hindi ka nagtinda, wala na. Ang hirap lang dito sa amin, nakakulong kami dito sa tubig. Buti, yung CDC, mula ng pinulaw yung mga tao dyan sa gate 14, binigyan kami hanging bridge. Ang kaso, ang binigay din ng hanging bridge sa amin, nakakamatay din ng mga katutubo yan. Yung isa nga, yung unang binigay nila, umuulan. Tapos, mataas yung tubig, dinaanan ng tubig. Eh, tama-tama, yung chieftain namin, hoy, lilipat sila. Tapos, tatawid sila sa tulay. Sinaklit sila ng tubig. Nasira yun, nalunod yung chieftain. Sa proposal namin kasi nung pinulaw yung mga tao nakalagay yun. Pero konkreto, hindi hanging bridge. Okay. Kaya nung ginawa na naman yan, sabi ko, yung binibigay ninyong hanging bridge, nakakamatay lang ng katutubo. Mm. Dahil kasi, pag matagal mo nang dinadaanan, bumababa. Yumuyugyug din yun. May nakikita po ko sa video minsan, dumadaan din po yung mga motor. Oo, pwede yung motor. Yun lang motor, siyempre, isa lang yun. Hindi sabay-sabay. Hindi sabay-sabay. Sa tao din, dapat ang dumadaan dyan, 5 lang. Lima lang. Pag nakatawid na yung 5, 5 na naman. Mabilis kasi bumaba yung hangin. Nasusunod naman. Kasi hindi pa pumutok yung tinatubo. Dito na talaga kami. Kami mag-asawa. Yung asawa ko kasi tagal dito siya. Kaya dito kami talaga. Nung pumutok ang tinatubo, dito rin kami. Dinala kami sa Ayala, Arayat, sa Magalang. Dinipat kami doon, meron kami 3 years. Siyempre, wala ka naman anak buhay doon. Opo. Ang ginawa namin, bumalik kami uli dito sa ruga namin. Nagtanim-tanim kami ng gabi, kamuti, papaya. Oh, yung mapagtawid. Para pagtawid namin ito sa kabuhay namin. Bali, kahit gano'n po kayo, Nairaos na. Nairaos din naman po pangalan. Oo, nararaos naman kami. At yung mga anak na estudyante, ang problema lang namin, kaya hindi sila nakakatapos, nahihirapan sila nga sa daan, sa paglalakad. Pero libre naman po yung pag-aaral nila dito. Libre naman yung mga project-project nila, yun ang gastos nila. Makikita pa natin dito yung paaralan ng Haduan Negrito Elementary School. Ayon sa kanila, tinulungan po sila ni Robin Padilla upang makapagtatayo ng ganitong sa dalawang naging leader. Nilabanan ko siya, siya akong malyari. Tinalo ko naman siya. Hanggang sa magpabalik-balik ako. Kapag natapos yung term, habol ako uli ng kagawad. Katapos ng kagawad, balik ako uli. Ganun yung hanggang sa ngayon, siya pa rin. Paano niyo po sila pinangunuan lahat? Kanya na, siyempre kapag namumuno ka dapat, manilbiyan ka talaga sa loob ng community o sa mga tao. Dapat na manilbiyan ka talaga. Kapag di ka naman nanilbiyan na mahili sa kanila, ibinuto ka nga, ikaw yung inaasahan, di ka na makahabol sa susunod. Wala nang magdadala sa'yo. Kailangan yung oras talaga. Ang may hawak sa oras ng isang leader kasi yung mga tao. Hindi ikaw ang may hawak sa oras mo. Hinahawakan ng tao yung oras mo. Kasi hindi mo maano yung palapit-lapit sa'yo na o sino ba yan? Dami. Kaya kahit ating gabi,
Ayaw sa gusto mo, tatayo pa. Ah, yung pamumuhay namin dito, kuhan, halos sa partners ng mga tao dyan. Araw-araw nagbibiligar na yan. Kalahan. Kamote, salo, binibiligar nila araw-araw. Tapos yun din po yung pinagkakakitaan. Oo, oh, ganun yan. Nagkikita. Yung iba naman, tatrabaho sa loob na floor. O yung hindi mahilig dyan, makahiligan niya sa pagbubong kaligyan sila. Lalakas yan, pag puno yan. Pag mapuno yan, lalakas yan. So yung ano, pang inam at saka yun? Dito. Galing sa ano to eh, bundok. Bukal. Ah, di na po tabi. Morning po. Good morning po. Samantala, nauhaw na po talaga ako. Kailangan ko nang uminom. Ba't mo tayo? Dapat pababa. Sarap. Ito po, kung mapapansin niyo po, nakadram lang po yung mga tubig. Tapos, yung pong tubig na to, ito po yung kinukuha nila dun sa giri po na nagmula din po sa bundok. So, ito yung paligo nila, tsaka ito din yung iniinom. Ayan. Wala silang source ng ano, dito lang sa atin na nag-purify water tayo kasi galing sa bundok ng tubig. So ganito po yung kalakaran dito, nanyanyaklo po sila. Umaakit pa. Mag-iigip po kami, tatry po namin yung pamumuhay nila. Pupunta kami dun sa kanina kung saan kami uminom ng tubig kasi dun yung source kung saan din sila kumuha ng paligo. Pang-inom, pang-tubig, pang-dutok, pang-daan, lahat ng pang-ano, gamitin pa't tubig nila, iisang source lang pipilkuhan nila. Hindi na sila nag-worry din kasi yung tubig galing naman sa bundok, so napipilter yung tubig, doon na siya madumi. Yun po, ganito kalakas yung tubig na dumadaloy, pero may times naman po na lumalakas po. Oo, pagpuno yan. So talagang kita natin yung paghihirap sa paghihintay kapag ganito lang kahina yung tubig yung daloy. Talagang kailangan mo talagang maghintay. Oo nga po. Bali po yung bit. Bali dito po ang dam po ng ano, tubig na sa bundok. Bali dito po ang tatampok yung mga tubig na sa bundok. Tuloy-tuloy naman po. Hindi po ano, walang tubig to sa isang araw, ganun, tapos dadaloy ulit. Oo, tuloy-tuloy. Hindi bali po, minsan lang po. So, ayun po. Ganyan lang po yung daloy niya. Medyo mahina. Pero kung titignan niyo po, napakalinis. Kalinis ng tubig. Gusto talagang tubig natin na minsan nangangalawang. So, yung pangunahing gastos lang talaga nila dito is yung pagkain tsaka sa pag-aaral ng mga anak nila. Kasi yung tubig lang din, ito, libre na siya. Nakuha na nila ito ng libre sa nature nila. Tapos konti pagkain kasi diba may mga tanim sila dito. So parang nakikinabang or nagagamit na din nila yun pampabawas sa gastusin nila. Yok lang. Hindi, naghintay kami ng 15 minutes para mapuno yan, no? Try po. Bagal talaga yung tubig. Titry mo. Bigat. Sige nga. Wow! Oh, yan. Basta na. Araw-araw
po nilang binubuhat to. Oo, iba yung hirap. Iba talaga yung hirap dito. Grabe. Dito nila nililibing yung mga kabaryo nila ng mga namatay. Makikita nyo po, ayos luma-luma na po sila. Kawala po sa sila. Ito yung cementeryo nila, no? Bali, ito po yung nagsilbing cementeryo. Libingan ng mga ninuno. Medyo iba lang po yung way na dinaanan natin kanina. Mas mabilis daw po yung daan dito kumpara dun sa dinaanan natin kanina.
guys, nandito na tayo ulit sa pinagmulan natin kanina. So imagine, doon nakikita nyo ba yung bundok doon? At yung hanging bridge na yan, doon kami galing, doon sa pinakatuktok doon. At doon nakatira yung mga katutubo nating Aita. Imagine, araw-araw ginagawa nila yun para sa mula doon sa taas, papunta doon sa baba na mga ano sila ng mga magbebenta sila ng mga kamote, papaya.